Dzień dobry, witam was, mam na imię Oli and you are watching Adventures with Oli. So welcome back to my So welcome back to my YouTube channel. So ang tagal na nating hindi gumagawa ng video dahil sa hectic ang schedule sa trabaho, ang daming ginagawa. So ngayon, nagkaroon ako ng chance na gumawa ng video dahil sa isang concerned citizen, siya si Trisha Obejas or Obejas, na nag-message siya, nag-comment siya sa isang video ko na kung aware ba daw ako sa thumbnail ko na kumakalat na ngayon sa mga agency or scammers sa Pilipinas na meron silang job hiring dito sa Poland. So sa totoo lang, nung una yung kaibigan ko nag-send ng message, tinatanong ako, legit ba yung agency na to? Nung una parang binasa ko lang, tapos hindi ko nakita sa ilalim pala nun, nandun yung picture ko. Kaya pala niya sinend sa akin yun para itanong kung tunay talaga na legit siya. So ngayon, nag-second lang tong si Miss Trisha Obejas o Obejas. Nung chinek ko yung Instagram ko, parang bakit nandun yung picture ko na parang nagpo-promote sila ng trabaho dito sa Poland. So ito yung sinend niya sa akin at ito pa yung isang nakita ko na isang agency na nagpo-promote ng trabaho dito sa Poland na gamit ang mukha ko at saka mukha ni Diane at saka ni Rose. So para lang maklaro sa mga taong gusto mag-apply dito gamit yung hiring na yon at yung agency na yon, sa totoo lang po, wala po kaming usapan, wala po kaming komunikasyon, nagulat na lang po ako, nagamit na yung picture ko. Tapos ngayon, maraming concern dito sa Poland, maging Polish citizen dito. Gusto nilang gumawa ng paraan kung paano ito masusolusyunan. Nag-message na rin ako sa kanila, hindi sila sumasagot. Chinecheck ko yung message ko sa kanila kung na-seen na ba nila, hindi pa rin. So siguro yung sunod na step ko, makikipag-communicate ako sa POEA para maging klaro to na matanggal yung picture ko at malaman kung sino ba yung mga agency, sabihin na natin na scammer na gumagamit ng picture para lang manghikayat sa ibang Pilipino na magtrabaho dito sa Poland. So, simula nung nag-video po ako about trabaho dito sa Poland, wala pa akong pre-promote na agency dito sa Poland. At alam ko po yung mga kalakaran ng agency dito sa Poland at sa Pinas na kung ano yung pinangako, hindi naman yun yung natutupad. Kaya never ako nag-promote ng agency. So ayun, so thank you sa mga concerned citizen na nag-message sa akin na concerned sa kumakalat kong picture. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman to. So thank you so much. So ngayon gagamitin natin yung ilang minuto natin sa pagsagot ng ilang katanungan ng mga Pilipinong gusto magtrabaho dito sa Poland. So mag-start tayo kay Mark Jan Yoba. Tanong niya kasi, kailangan ba talaga daw ng sponsor para lang makapunta dito sa Poland? Yes, whether na meron kang agency, kailangan ng agency ng employer, or direct hire, kailangan mo ng employer, so kailangan ng sponsor. So hindi ka pwedeng pumunta dito ng walang pinanghawak ang documents na galing sa employer. Marilyn Simbulan, kapag ba daw nagkaroon ng permanent resident dito sa Poland, pwede na niyang makuha yung pamilya niya sa Pilipinas papunta dito sa Poland? Yes, pwede na, as long na kaya mong masuportahan yung pamilya mo, i-check ng lahat ng documents mo kung yung salary mo, afford mo ba na makapagbayad ng ganito or sa mga expenses na ganito kapag may kukunin kang pamilya. Yun lang. Galing kay Metal Fabricator, tinatanong niya kung ano daw yung gamit ko na camera sa pag-vlog. Kakaiba tong tanong na to. So, yung dating gamit ko yung Canon GX something. Ganon. Pero ngayon, yung gamit ko ngayon na pag-vlog, yun yung Sony A600. Tama ba? Sony A 6400, yon, Sony A6400. So, yun ang gamit ko na camera sa pagbablog. At ang gamit kong pang-edit ng video ko ay ang Adobe Premiere. So, kaya medyo mahirap, kaya matagal kasi ang daming cheche burucho ng
Adobe Premiere. Pero satisfied naman ako sa Adobe. So galing kay Bende, hindi pa pre-ticket pa uwi at pabalik dyan. So depende sa usapan nyo. Sa una pa lang na interview nyo, usapan nyo kung sasagutin ba nila yung ticket or kung may free ticket sa pagtatrabaho mo sa kanila. So nasa sayo yun. Sa una pa lang na interview, malalaman mo. Pero kung usapan about dito, malamang hindi siya parte ng kanilang pagbibigay ng benefits sa'yo. Si Samuel Raulo, kabayan, hawaan ka na ng pagbigkas ng salita nila, parang hirap bigkasin at umiikot ang dila mo, pero sa una lang. Ayun. So sobrang hirap talaga ng lingwahe dito. So iikot-ikot talaga yung mga dila mo. So sa tagal ko na, I think 6 years ago, mas okay pa ako magsalita kaysa ngayon. Kasi ang trabaho ko ngayon, kailangan mag-English lang ng mag-English. So nawawala yung pagsasalita ko ng Polish. So kaya medyo mas nahihirapan pa ako ngayon. Athena Venus, tinatanong niya kung paano ba malalaman ng isang scammer na isa siyang scammer. Sa totoo lang, dahil sila isang scammer, hindi natin malalaman kung sila isang scammer. Kasi magaling silang magpanggap, diba? Magaling silang mag-sales talk. So paano natin malalaman? Paano? Patalinuhan na lang. Ikaw na lang yung gagawa ng paraan mo para mo malaman kung isa ba itong scammer. Kunin mo yung mga ano nila, ID nila, documents nila, kung registered ba sila. If okay yon, so siguro magiging kampante tayo na maging na hindi sila scammer. So kung magagamit tayo ng agency, kailangan magkaroon muna tayo ng ilang research para sa kanila kung okay ba sila, sa mga comments sa kanila. Crisanta Abriola, nagtatanong siya kung paano daw mag-apply ng factory worker production dito sa Poland. So totoo lang, ang pwede na lang gamitin natin ngayon ay agency, legit na agency. Pwede lang natin gamitin ang POEA para maging legit at mas mababa yung placement fee na gagamitin, or kung wala mang placement fee, mas okay sa POEA. Direct hire, medyo mahirap kasi kailangan may alam kayong company dito na pwedeng mag-direct hire at pwede kayo magtrabaho sa company na yun. So, ganun. So, more on yung mga company dito, kumukha sila sa agency eh. So, mas okay na POEA ang gamitin natin kapag gusto natin mag-apply papunta dito sa Poland. Iran Trono, would you get a Schengen visa if you apply for a tourist visa in Poland? Of course, meron tayong national visa na kung saan dito lang sa Poland, at meron tayong tourist visa para sa Schengen visa na pwede kang mag-around Europe. So, pwede. So, ito muna yung mga tanong na sasagutin natin ngayon. Dahil sa ang dami nating naka-line up na tanong, say yung ibang nanonood ng videos ko, hindi sila mga subscriber. Konti lang yung percent ng mga subscriber ko nanonood. So sana sa mga nanonood ay mag-subscribe naman kayo para magkaroon ng encouragement na gumawa ako ng video. Ayun. So kada i-check ko yung YouTube channel ko, parang mga hindi subscriber yung nanonood ng video ko. So sa mga nanonood, mag-subscribe naman kayo. So thank you. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na nga kayo. At kung dahil sa video na to may kumakalat na picture ko, sana ma-share nyo din to para sa mga taong nag-a-apply ng trabaho dito sa Poland, magkaroon sila ng idea, or baka yun yung agency na in-applyan nila. So sana ma-share nyo, at sana mag-continue pa kayo nung mag-comment kahit minsan wala talaga akong time para gumawa or sumagot ng tanong ninyo. So mag-comment lang at mag-comment sa saan pa at mababasa ko rin at masasagot ko rin yung mga tanong nyo. So thank you, and thank you sa inyong lahat. So see you soon again. See you. Sa mga pupunta dito sa Poland, see you soon. Thank you and goodbye!